Okay, isang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome again sa ating live streaming and activity dito sa ating channel, Sir Lopez Vlog. Alright, so supposed to be we are going to have your self-evaluation in this subject. But I believe that we have to discuss first a little bit topic on the subject. Okay, so kung makikita ninyo yung title ng ating vlog ngayon is review on the subject institutional correction. So papasadahan muna natin yung mga mahalagang bagay dito sa subject na ito bago tayo magkaroon ng self-evaluation. Within this theory naman yan. Okay, so shout out sa ating mga participants na vlog na ito. Please press your number and our keyword for today is BioCore. Okay, press your number then plus your keyword na BioCore. That is the magic word for today. Alright, so ang topic natin ngayon sa subject na ito is all about the, tingnan natin, the Bureau of Correction. Okay, ang abbreviation nito ay BioCore. Yun na ang tinatawag magic word for today para hindi ninyo makalimutan. Okay? So sa mga nagre-review for the upcoming board examination this December, good luck sa inyo. Okay? Take seriously, kayang-kaya nyo yan. Alright, so ano nga ba ang dapat nating malaman dito sa topic natin ngayong araw? Okay, let us find out. The Bureau of Correction o kaya sa Tagalog, tinatawag itong kawanihan ng mga bilangguan, literally means Bureau of Prisons, which was the name of the agency from 1905 to 1989. So take note, ang BioCore or Bureau of Correction was founded way back 1905. Okay? It is an agency of the Department of Justice which is charged with the custody and rehabilitation of national offenders. Kapag sinabi natin national offenders, those who have been sentenced to 3 years of imprisonment or more. Yung 3 years na sinasabi dito is more than 3 years. Okay? More than 3 years of imprisonment. Yan ang tinatawag ng national offenders. Okay? National offenders, if the convicted offender is sentenced to a term of more than 3 years. Alright. So, take note also that the BioCore or the Bureau of Correction is under the Department of Justice. Ayan. So, sa criminal justice system natin, pagdating sa correctional component, meron kasi tayong tatlong ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa reformation and rehabilitation of convicted offenders. At isa nito ang Bureau of Correction under the Office of the Department of Justice. Okay? The agency has its headquarters in the New Bilibid Prison Reservation in Muntinlupa. Ayan, so take note also that the headquarters of the BioCore or the Bureau of Correction is located at Muntinlupa City. I hope that this place will be the subject of our field trip later on. Okay, dati-dati naman tayo mupunta dyan, kaya lang dahil sa pandemic ngayon na hindi na natin napagpatuloy ang nasimulan nating pagbisita sa mga reservation areas ng New Bilibid Prison. Okay? Meron siyang apat na executive. Okay? Pinangangunahan ito ngayon ni USEC or Undersecretary Gerald Q. Bantag. Siya ay Director General of the BioCore. Sa mga nagre-review, pakibantayan lamang ang mga pangalan na ito kasi hindi ito permanente. Okay, baka sa time na kayo mag-exam na baka napalitan na. So, update lang kayo lagi. Okay, so sa kasalukuyan, as I speak, the Bureau of Correction is under the management of Undersecretary Gerald Q.
Bantag. Okay, meron siyang tatlong deputies. Okay, Deputy for Administration, pinanguna naman ito ni Assistant Secretary Gabriel P. Chaklag. Medyo mahirap i-pronounce, ano? Chaklag. Okay. Then sa Deputy for Security and Operation, pinanguna naman ito ni Assistant Secretary Milfredo M. Milagrito. At sa Reformation naman ay si ASEC J.C. De Castro or Assistant Secretary J.C. De Castro. Sila ang agency executive ng ating Bureau of Corrections. Ayan. Our prisons and penal farms are under the control and supervision of the Bureau of Corrections of the Department of Justice. Tulad ng nasabi ko kanina, the Bureau of Corrections is under the Department of Justice. Sila ang namamahala sa ating mga prison institutions nationwide at gayon din sa mga penal farms. Okay. So, take note nyo sa isipan na ang Bureau of Corrections, siya ang may control at may supervision sa ating mga prison institutions nationwide. The provincial jail. Okay, tulad ng nasabi ko kanina, meron tayong tatlong ahensya ng gobyerno na namamahala sa ating mga convicted offender. At so na dito yung Bucor. Okay? Pangalawa dito yung provincial jails under the provincial government. Okay? So at ang pangatlo naman ay yung mga district jail, city jail, and municipal jails under the Bureau of Jail Management and Penology of the Department of the Interior and Local Government. Okay, pakita natin na yung mga district jails, city jails, municipal jails are under the BJMP. Okay, under the Office of the Department of the Interior and Local Government. Okay, matatandaan nyo rin na ang DILG ay sakop niya rin ang Philippine National Police, gayon din ang Bureau of Fire Protection. So tatlong malalaking ahensya ng gobyerno ang napapaloob dito sa DILG. Kasama na dito yung BJMP. Okay, so magkaibang ahensya ang Bureau of Correction at Bureau of Jail Management and Penology. Okay. Kapag yung bilanggo natin mapas na ng 3 years, mapupunta na siya sa DOJ under the Bureau of Correction. Pero kung mas mababa pa dyan, mapupunta siya either GMP under the DILG or mapupunta siya sa Provincial Jail under the management of the provincial government. Okay. Huwag sana kayong malito sa ating mga correctional system sa Pilipinas na mayroong tatlong pangunahing ahensya ng gobyerno na namamahala dito. Bucor, balik tayo sa Bucor. Okay, binigay ko lang yung background information para sa correctional component na criminal justice system natin. Bucor has 7 operating units located nationwide, namely the New Bilibid in Muntinlupa City, Correctional Institution for Women in Mandaluyong. Meron din tayong Correctional Institution sa Mindanao in Panabo, Mabaw. At ngayon din sa Iwahi Prison and Penal Farm in Puerto Princesa City, Palawan. Disablayan Prison and Penal Farm sa Occidental, Mindoro. Okay. So, tatalakayin na lang natin ito. Higit natin itong maintindihan. Bureau of Correction, sabi ko nga kanina, meron siya 7 operating there are 7 operating units located nationwide. Una na dito yung National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Okay, yung National Bilibid Prison natin, ito naka-in-house yung mga convicted offender sa Luzon areas. Okay? Meron siyang tatlong kampo. Okay? So sa New Bilibid Prison, main building,
dito naka-in-house yung maximum security prisoners natin. Hindi tayo pwedeng pumunta sa kanilang quarters sa mga bilanggo dito sa New Bilibid Prison sa main building kasi nga very dangerous yung mga nakakulong dito. Yung mga may penalty na higit pa sa 20 years imprisonment. Okay, kung bibisita tayo dito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, nasa kwan lang tayo, nasa view deck, nakikita lang natin sila baba. Okay. Ang usually color ng kanilang uniform sa mga nakapit dito sa main building ay orange. Okay. Orange means that is the maximum security prisoners. Okay. Dito sa Camp Sampaguita, ang naka-in-house naman dito ay mga medium security prisoners. Mas mabait ng kaunti. Mas mabait ng kaunti kumpara sa mga nakapit dito sa main building. Ang color of uniform naman nila dito ay kulay blue. Ayan. At pinapayagan silang lumabas o pinapayagan silang magtrabaho outside kaya lang kailangan pa rin ng kanilang gwardiya or escort. Okay? Dito rin sa Camp Sampaguita, nag-a-accept sila dito ng mga visitors na kung saan pwede niyong makasalamuha dito yung mga convicted offenders. Nakakausap mo, nakakamayan mo, okay? Face to face talaga kapag dito sa Camp Sampaguita, pinapayagan kayo pumunta sa loob para mabisita naman ang kanilang sitwasyon. Okay, dito sa New Bilibid Prison kasi talagang hindi ka makakaharap sa mga prisoner, nasa view deck napanood mo lang sila. Pero dito sa Camp Sampaguita, okay, dito naman nag-accept ng visitors, nakakausap mo talaga sila diyan. Okay? Kulay blue ang kanilang color of uniform. Medium security prisoners lang sila, ibig sabihin they can work outside with their escort. Dito naman sa Camp Bukang Liwayway, ang naka-in-house naman dito ay mga minimum security prisoners. Yan. So yung mga minimum security prisoners, sila yung mga matatanda na, okay? At saka yung mga convicted offenders na malapit ng lumaya. Ayan. So yung Camp Bukang Liwayway, ang color of uniform nila brown I should say. Take note, ano? Brown ang kanilang color of uniform. May bakod ba ang kanilang piitan? Okay. Ang bakod ng Camp Bukang Liwayway ay hindi purposely para hindi tumakas yung mga prisoner. May bakod din ang kanilang piitan, kaya lang, this is intended for stray animals, baka sirain nila yung kanilang pananim, yung kanilang pananim or crops, I should say. Okay? So, yung bakod ay hindi intended para hindi tumakas yung mga nakapihit dito. Kasi open na ito eh. Okay? Open na ito. Malapit ka ng lumaya, bakit ka patatakas? The another case. Okay? So, sa mga malapit ng lumayang prisoner, dito sa Camp Bukang Liwayway nila, dinadala. So, sila yung tinatawag minimum security prisoner. So, para gala-gala na lamang sila dyan sa compound ng Bilibid Prison. Okay? So, ganun din yung mga matatanda na nawalan ng capability para tumakas pa. Kawawa naman kung ilalagay nyo pa sa New Bilibid Prison main building o kaya sa Camp Sampaguita, mas mahirap ang doon. So, kapag matanda na yung prisoner, brown, take note ang color ng kanilang uniform. Okay? Sa Muntinlupa also, nandito rin yung Reception and Diagnostic Center. Tatalakayin natin later on kung anong ba itong Reception and Diagnostic Center. Okay? Sakop din ng National Bilibid Prison itong Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Para ito sa mga convicted offenders na mga kababaihan. Okay? So, dito sa New Bilibid Prison, wala kayong makikita ang babaeng prisoners dito. Okay? Kasi meron silang separate prison institution. Tinatawag itong Correctional Institution for Women. It was established in 1931 by virtue of Act No. 3579 passed on November 27,
1929. Paki-take note, okay? Kasi lumalabas ito sa board exam. Eh. Itong mga date na ito, itong mga act number na ito, okay? Maraming pagkakataon na. Ang land area nito ay 18 hectares. At mayroong tayong main description ng CIW na ito is the most congested penal institution sa Pilipinas. Okay. Just imagine, sa lahat ng convicted offenders na babae, dito dinadala. So, it's so happy now na meron na rin sa Mindanao, bagong-bago lamang ito, dito sa Panabo, Davao. Okay. CIW din, Correctional Institution for Women sa Mindanao. Okay. Matatagpong ito once again sa Panabo, Davao. Kasi masyado na congested kapag ang mga prisoner na babae sa Mindanao dadalhin pa sa Mandaluyong, masyado ng malayo yan at congested na rin ito. Kaya nagkaroon sila ng another prison institution for women, CIW, sa Panabo, Davao. Okay. Sa Occidental Mindoro, matatagpuan naman ang Sablayan Penal Colony and Farm. Okay. Founded on September 27, 1954 by virtue of Proclamation Number 72 dated September 27, 1954. It consists of 16 hectares in Sablayan, Occidental Mindoro. Okay, so medyo malawak din ang land area ng penal institution na ito, okay? Penal Colony and Farm. Iwahi Penal Colony and Farm sa Palawan naman ito. Take note dito sa Sablayan, Occidental Mindoro yan. Itong Iwahig Penal Colony and Farm, matatagpo naman ito sa Iwahig, Palawan. Okay, yung salitang Iwahig kasi yan isang lugar sa Palawan. Founded by Governor Forbis, who led the first contingent of prisoners, it was used originally for the confinement of incorrigibles and intractable prisoners. In 1905, it was converted or reconverted for the confinement of well-behaved intractable prisoners. It has a land total area of 36 hectares. Mas malawak ito kumpara sa Occidental Mindoro. Established on November 16, 1904. Isa pa sa pinakasikat na description ng Iwahig Penal Colony and Farm ay naging number one best penal institution ito in the world. Dati. Sumikat ang Iwahig Penal Colony and Farm bilang isang pinaka magandang penal institution sa mundo noong araw. Okay, bakit sinabing the best penal institution? Kasi this is what we call penal institution without wall. Walang wall o walang bakod ang penal institution na ito. Eh, kalain mo ba naman nasa isla ito eh. Okay? Walang bakod. Okay? At yung mga prisoners dito ay may kanya-kanila silang sakahan, okay? Farming ang kanilang ikinabubuhay dito at pwede nilang dalhin ang kanilang pamilya diyan. Okay? Sa pen institution na ito, mayroon na ring hospital, mayroon na ring market, mayroon na ring school sa penal farm ito. Kaya naging best penal institution in the world. Yung mga convicted offenders nga dito nung araw is kapag natapos na yung kanilang sentensya, ayaw nilang umalis eh. Sa ganda ng treatment sa mga prisoners dito noong araw. Iyan ang best description of this penal institution. Another is, ay meron pa, meron siyang apat na sub-colony. Okay? Take note, yung Iwahig bilang yung colony and farm, meron din siyang satellite sub-colonies. Okay? Inagawan, Montible, Santa Lucia at Central. Okay. Paki-memorize nyo na lamang ito, baka itatanong ulit sa board exam kasi natanong na ito dati. Aside from the Iwahig sa Palawan, meron din tayo dito sa Davao. Okay. Central Davao, Davao Penal Colony and Farm. It is founded by
General Paulino Santos, created by virtue of Act Number 3732 and Proclamation 414, Series of 1931. Okay, mostly devoted to abaca and banana plantation. In 1942, it was used as a concentration camp for American prisoner of war. It consists of 18,000 hectares. Kung mapapansin nyo, napakalawak yung sakop ng mga penal farms na ito. Okay? So, hindi lang kasi ito'y bilangguan for purposes of punishment, kundi ito rin ay penal farms na kung saan pwedeng makatulong sa ating mga convicted offenders to survive their daily needs sa pamamagitan ng kanilang agricultural products. Kaya medyo malalawak ang kanilang land areas. Okay, pero just the same, may tuturing pa rin silang convicted offenders. San Ramon Penal Colony and Farm, dito naman sa Zamboanga, founded by Captain Ramon Blanco of the Spanish Royal Army, it was established for the confinement of Filipino political offenders located in Zamboanga del Sur. It has area of 1,246 hectares. Established on August 21, 1869, napatagal na, no? Yung New Bilibid Prison natin, 1905, samantalang itong San Ramon Penal Colony in terms, 1869. Okay. So, ito sa pinakamatandang penal institution sa Pilipinas na hawak ngayon ng Bureau of Correction. Okay. Iloilo Penal Colony in Farm sa Iloilo Province. Yan. Meron sa Iloilo. Meron din dito sa Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte, established on January 16, 1973 during the martial law with the aim of regionalizing prisons in the country. Okay, so sa mga convicted offenders sa Leyte, doon na rin sa Abuyog, Leyte. Yung mga nasa Luzon, pwede rin sa Palawan, pwede rin dito sa New Bilibid Prison. Okay, so yan ang mabilis nating pagtalakay sa review on the basic about our topic, Bureau of Correction. Okay, so ang magic word to end our discussion is national prisoner. Okay, national prisoner. Yan kasi ang sakop ng BOC. Okay, press first your number. Halimbawa, 2, then national prisoner. Okay. Ang other term ng national prisoner, baka sa board exam hindi ito ibigay, ano? Insular prisoner ang kahalili nitong salita. Okay. National prisoner is our new, our last magic word for today. Okay. Ito yung mga signpost ko para may record ang attendance ninyo sa vlog natin na ito. Kaya antabayanan ang pag-upload ng inyong self-evaluation sa midterm. Okay, hindi baka siguro after lunch mo na may upload ito. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikibahagi. See you again next meeting.